Kumusta mga buddy? Naaalala niyo pa ba ang 6ix9ine Gentle Giant at Darling of the Crowd na si Mark Andaya? Well, kung isa kang dati ng fan ng PBA ay malamang nakita mo din siyang maglaro noon sa PBA. Pero bakit nga kaya bumagsak ang basketball career ni Mark Andaya aka Big Mac at tuluyan ang napadpad sa showbiz? Totoo nga ba ang mga sabi-sabi noon na matangkad lang daw ito at olats ang mga laruan? Bakit siya nagpahaba ng balbas at paano siya nagsimula? Kaya kung gusto mong malaman ang buong detalya ay siguraduhin mo lang na tapusin mo ang videong ito hanggang sa dulo. I-like mo na din ang videong ito at mag-subscribe ka na din para swertehin ka bukas. Si Mark Anthony Gozar Andaya o mas kilalangan natin bilang Mark Andaya o Big Mac ay isinilang noong March 22, 1981 sa Maynila at siya nga ang bunso sa siyam na magkakapatid. Ayon sa panayam kay Mark ay nasa 17 to 18 years old na siya noong pumasok siya bilang varsity sa Adamson noong high school pa lamang siya dahil sa inggit. Yes buddy, nagsimula lang daw ang lahat sa inggit. Dahil napatanong daw siya sa sarili niya na bakit nagiging varsity sila samantalang mas matangkad naman daw siya sa kanila. Kaya doon na nga nagsimulang mag-try out si Mark Andaya at nakuha naman siya. Pero nasa Team B lang siya. Pero noong nag-second year high school na nga si Mark ay nasangkot siya sa isang car accident. Dahilan o pang hindi matuloy ang pagbabasketball niya. Like as in, natigil talaga at di na siya nakapaglaro hanggang sa graduate siya. Pero nung nag-college siya, ay dito niya na nga pinagpatuloy ang naudlot niyang pangarap. Ayon kay Big Mac na dahil nga sa pansinin niyang tangkad ay hindi din talaga maiiwasang paringgan siya ng mga fan ng kalaban. Ob-ob daw siya sa court. Matangkad lang daw pero wala naman daw silbi sa team. Ayon naman kay Mark na kahit nakakarinig siya ng mga masasakit na salita, ay mas pinili niya pa rin daw magpatuloy upang maabot niya ang kanyang pangarap. Patungkol naman sa basketball career ni Big Mac, ay unang yan itong nakitaan ng potensyal sa Adamson noong high school at mas nakitaan pa ng potensyal noong pagtungtong ng kolehiyo. At noong naging miyembro na nga ito ng San Juan Letran Knights, ay nagpakitang gilas nga siya dito dahilan upang hindi makaporma ang ibang big man sa ilalim kapag siya na ang nakakatapat. Bagamat hindi masyadong mapuntos itong si Big Mac, ay malaki din naman ang naiaambag nito sa depensa. At sa rebounds at kahit di siya ang K-player ay nag-champion din naman ang Letran that time. Well, basketball is composed of a team naman kaya kahit ano pang posisyon mo ay kasali ka pa din naman sa nakakapag-champion ng team nyo, diba? After ng mga ilang basketball experience ni Big Mac ay noong taong 2006 nga, ay sinubukan niya ang kapalaran niya sa PBA at sa awa ng Diyos ay na-draft naman siya sa round 1 at 8th overall pick sa kuponan ng Talk and Text. Bagamat nakapasok na nga si Big Mac sa PBA, ay hindi din naman naging madali para sa kanya ang PBA career niya. Well, pinapalaro naman nung una si Big Mac sa Talk and Text, ngunit dahil nga naging flaws niya ang bilis niya, dagdagan pa na mas nadudumi na siya ng mga nakakalaban niyang big man, ay nag-decide ang Talk and Text na palitan siya ng sentro na mas may skills pa sa kanya. Nakakalungkot naman ngunit noong taong 2007 ay i-give up na siya ng Talk and Text at ibinigay sa kuponan ng Air 21 Express. At after 6 months naman ay itinapon na naman siya sa Red Bull Baraco. And year after ay napunta na naman siya sa Rain or Shine. At fast forward, noong year 2009 to 2010 ay nakapaglaro na nga siya sa ABL Philippine Patriots. At kalaunay bumaba ng liga noong taong 2011. At muli na naman siyang sumali sa Amateur League noong taong 2012. At bumalik na naman siya sa PBA para maglaro sa kuponan ng Red Bull Baraco. Ngunit naging pareho pa din ang kapalaran niya dito at palagi pa din siyang binabangko dito. And after 6 years na paglalaro ay wala na ngang kumukuha kay Big Mac. Dahilan upang iwan niya ang basketball at lumipat sa mundo ng showbiz. At natapos nga ang PBA career ni Big Mac with an average of 2.3 points
at 1.8 rebounds. Sa pagtahak naman ni Big Mac sa showbiz ay naging maayos din naman ang takbo ng lahat. At ang una niya na ngang nagawang proyekto ay sa On The Job noong taong 2013 bilang si Simeon. Sa Fantastica naman noong 2018 at ang role niya na nga dito ay ang pagiging kapre. Well, nung una ay natatawa siya ngunit dahil oportunidad na din ito ay tinanggap niya na. Nasundan naman ito sa Princess Diaries noong 2021 at sa FPJ's Ang Probinsyano noong 2018, The General's Daughter noong 2019 at Agimat and Aguila Season 2 naman noong 2020. At ngayong 2023 nga lang ay muli na naman itong kinuha ni Direk Coco upang makapasok sa FPJ's Ang Batang Quiapo. Well, naging maganda nga ang buhay ni Big Mac noong napasok ito sa showbiz. At dahil nga dyan ay nakapundar siya ng bahay at nakapagpatayo ng negosyo. Patungkol naman sa pagpapataas nito ng balbas ay sinabi ni Big Mac na nagsimula lang daw ito noong maghiwalay sila ng kanyang kasintahan. Sinabi pa nga nito na dahil daw ito sa nagmahal, nasaktan, nagpabalbas. Kaya yun siya na ngayon si Thanos ng Batang Quiapo. Well, kamakailan nga lang din ay nag-viral nga si Mark Andaya noong nag-upload siya ng reaction video sa kanyang YouTube channel na Idol Big Mac kaugnay sa pamumuna ni Rendon Labadol sa di umano'y pamimerwisyo ng FPJ's Batang Quiapo sa mga vendors ng Quiapo. Well, siguro naman ay kilalang kilala nyo ang taong ito dahil halos lahat na yata ng issue ay sinasakyan nito na yung iba ay wala na sa ayos. Marami nga ang bumilib sa reaction ni Big Mac kay Rendon dahil sa halip na rest baka niya ito ay tila pinayuhan niya pa ito ng masinsinan kahit sobrang pumapapil na itong si Rendon. Ayon nga kay Big Mac na may tinanong daw siyang common friend kung bakit ito ginagawa ni Rendon. At dito niya nga napag-alaman na ginawa lang daw ito ni Rendon para umingay at mapag-usapan ang pangalan at para umingay na din ang kanyang negosyo. Pero ayon kay Big Mac na hindi na daw tama na mananapak ka na ng tao para lang umingay ang business at pangalan mo. Pwede mo naman daw yung gawin sa mabuting paraan. At kung hindi talaga siya convinced sa di umano'y pamimerwisyo ng Batang Quiapo sa mga vendors, ay pwede naman siyang pumunta sa production mismo ng Batang Quiapo upang malinawan. Hindi yung kuda ng kuda sa social media dahil hindi naman daw yan nakakatulong. Ikaw, buddy, ano ang masasabi mo sa pag-iingay ni Rendon patungkol sa Batang Quiapo? Comment down below. Hanggang dito na lang at maraming salamat sa panonood. Subscribe!